Sa pagbigay ng bola ni Dame kay Beasley para sa pistol action ito, makikita natin siya nalalapit kay Giannis at didikitan tong si Christian Wood. Yan ang pambungad nila na play sa kanilang unang preseason game kontra sa Lakers. At makikita natin yung simple pero effective na maaaring resulta nito. Syempre, dahil nga sa pick pwedeng maiwan si Wood dyan at makakarekta na si Giannis sa loob. Pwede rin na si D'Lo ang mag-switch kay Giannis at kung mangyayari man yun, matik kain lagi si D'Lo. So okay pa rin naman ang ginawa ng Lakers sa depensa at nakapag-stay sila sa kani-kanilang mga tao. Yan na talaga ang play. And makikita natin dito kung paano nabe-benefit ni Dame tong si Giannis. Alam nyo na to eh, hindi makaalis si Russell kay Dame kaya nahihirapan ang depensa ng Lakers sa pagbantay kay Antetokounmpo. Although okay naman yung size ni Wood para tapatan si Giannis, hindi naman din defensive player to at most of the time, kailangan may help defense na dumarating dahil kung wala, ganito ang mangyayari parate. Kaparehas na play ulit yan pero makikita naman natin si Beasley na hindi umalis sa pwesto niya masyado. So kahit na shooter din si Beasley in general, hindi naman sila magkasing kalibre ni Dame kaya itong si Prince ay nakalapit talaga ng husto kay Giannis. Then ito naman ang unang-unang ball screen action ni Giannis at Dame. Si D'Lo ay dikit na kagad kay Lillard kasi from that distance, kayang-kaya niyang tumira. Even ang pagdaan sa pick ni Giannis, makikita mo ang Lillard effect at napatapat din si Wood dyan kasi nga deadly si Lillard mula sa area na yan. Si Giannis ang kapares niya rito ah, pero tila hindi na po nila yun napansin. Good recovery mula sa Lakers pero kita natin nag-create to ng mga open looks sa iba nilang mga kampe. Mintis nga lamang. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyong mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again, dito sa sobrang naging concerned ng Lakers defense kay Dame ay napabayaan na po nila si Giannis. Well, ganyan din siguro ang plano nila kasi andyan naman si Davis sa pwedeng mag-rotate dyan. And si AD rin naman siguro ang pinakasolid na maging one-on-one defender ni Giannis sa NBA. Pero paano na lang yung ibang mga teams na walang AD? Paano yung mga mas maliliit na teams tulad ng Kings or Mavericks na kapag yung ganitong center nyo ang umangat sa guard, wala nang ibang big body na makakatapat kay Greek Freak. Buti nga ang Lakers meron, pero si Giannis nakascore pa rin. Complementary talaga yung strengths ng dalawang to mga idol. Kanina nga 'di ba, si Dame yung kumukuha ng atensyon para malibre si Giannis. Ngayon naman, dahil sa inverted pick and roll na ito, napatingin si D'Lo kay Giannis sa kanyang pag-drive. Nalihis ang atensyon ni D'Lo kay Dame at pwedeng-pwede talaga siyang pasahan nito, pero natisod nga lang si Giannis sa drive niya. Kanina pa talaga nila sinusubukan tong box screen ni Dame sa tumatao kay Giannis. And okay naman yung responde ng Lakers pero dito, ipit na talaga si Wood. So ayan yung resulta. Sabay ito ang continuation ng play. Ayan na naman, bumaback screen ulit si Dame pero nakasunod naman si Wood. So hindi available yung option na yan. Kaya pagkakataon na ito para sa handoff kay Dame. And ayan na naman, na-force na naman ni Dame na tumapat ang big man ng kalaban sa kanya. Hindi sila nakascore dito pero kita nyo yung action na yung isa ay para kay Giannis, then yung sumunod naman ay para kay Dame. Bali yan ang iilang mga plays ng box na involved si Giannis at Dame sa kanilang unang preseason game. And ano yung mga napansin ko? Nagko-complement talaga ang laro nila. Si Giannis yung nasa loob, si Dame naman yung nasa labas. At may kikita nga natin yung depensa ng Lakers ay hirap sa pagtutok sa isa. Pag dinoble mo, may malilibre. Ang hirap din naman kapag hindi mo dinodouble team, lalo na si Giannis kapag nasa loob siya. So very challenging talaga sa depensa ng mga makakalaban ng box kung paano ang kanilang diskarte sa ganito. Pero kayo ba mga idol? Kumusta ang box debut game ni Damian Lillard?
ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.